Itong event na ito, this is just a small event. Kapag katuwa lang ito, nag-isip pa kami ng mga gandang parang para maging masaya kayo. Pero it's not always about this. Ang totoong saya na naniniwala, gusto ko yung ingay nyo, gusto ko yung energy nyo, pero what if dumating yung panahon, yung ingay na yan, yung energy, may kasama ng income. Tama. Di ba yung kasaya, magsisigaw ka, pero at the back of your mind, yung anak ko nag-aaral sa magandang eskwela, may sarili bayan ko pa sa Pilipinas, may kotse ka ron, nag-travel ka buong mundo, hindi lang parang mag-enjoy, malaking negosyo na. Yun yung totoong masaya, di ba? So, dapat ma-convert natin yung energy na yun into that. Mga partners, kung paano gagawin, hindi ko na siguro trabaho sabihin sa inyo yan. Work hand-in-hand with your team, your partners, at kahit wala sila, gumawa ka ng paraan para talagang matutunan mo yung negosyo. True. May na-awardan tayo mga speakers dito. Congratulations. Wala po ang inyong mga speakers natin. Nung nagsimula ko sa negosyo ko, ang isa sa natutunan ko sa mentor ko before, do 6 to 8 presentations per day. Wow. Ang objective ko is not to sign up people. Ang objective ko, matutunan ko lang ito. Kahit nakapikit, kaya mong gawin yung negosyo. Gusto ko lang ma-master. Wala akong pakialam kung medyo mali yung bibili ng produkto. Gusto ko lang matutunan. Hanggang tumating yung panahon, na pag nag-present ako, nagulat lang ako, ha? Sumali sila, ha? Na-inspire sila. Kasi saling ako. Tuwing kailan yung ginagawa yung negosyo mo? Maaari kasi kung nasa puso at isip niya, baka sakaling may laban niya 5 to 10 years from now. Ang pakiusap ko lang, para sa inyo, hindi ko lang kayo tinignan as Filipino, tinignan ko kayo as kapamilya ng santi, kapuso, kapatid, kahit ano, has. Ang gusto ko lang isang iyon sa inyo is, hopefully, kung maraming taong nabago ang buhay sa santi, sana mapatunayan mo na kayo rin kaya nyo magbago ang buhay. Pag-ibig masaya kami. Amen! Natutuwa ako sa mga na-award ng kanina, pero mas matutuwa ako balang araw kung ma-award natin. I-exaggerate ko na. Dito na naman tayo, mga araw tayo, malaki na, di ba? Ang i-exaggerate natin, gusto ko balang araw makikita ko, kasi hindi pa rin award tayo dito, the Million Dollar Earner Award. The Global Travel Incentive Award. Car Incentive Award. How? Yun ang nakikita namin po yung mangyari. Again, magsisimula yan pag uwi ng bahay mga. Anong gagawin mo? Anong sisimulan mo starting Monday? I think kahit Monday to Friday, meron kang pwedeng magawa sa bahay. Everything is online right now. Lahat kayo may cellphone. Ilang oras ang nilugugol ng cellphone nyo sa kasaswipe at mga kwento ng mga tao na walang kwento ko. Ilang oras ang naubos. Pag gising mo ng umaga, anong unang hawak mo? Diba? Two more topics and then I'll close. Timing March tayo ngayon. Kung nabit ko ng timing December, ito yung topic ko sa inyo. Tapos kung nabit kayo ng December, imagine yung December niya. Ang topic ko sa inyo is, evaluate what happened to you last 2023. Magmuni-muni niya pag-uwi ng bahay, ano bang nangyari sa akin ng 2023? May malaki bang pagpapago? Saan ba naubos ang oras ko? Araw-araw. Maaaring makita niyo kung ano yung mga bagay na dapat niyong tutuloy ngayon dahil effective, tsaka mga bagay na dapat baguhin. Ano ang nakakaubos ng oras mo araw-araw? Sana ngayon 2024, yung makaubos ng oras niyo ay mga bagay na may laban at may chance ang mabago ang buhay mo 5 years from now. Tama. Kung magsiselfon ka lang naman din ng 2 hours total isang araw, sana yung 2 hours na yun mayroong laban at may chance na mabago ang buhay mo. Ako, bibira ako magbukas ng Facebook na magbasa ng mga storya. Kasi for me, yung dalaw ko sa Google ko rin sayang. Kung may kinausap talaga ng tao, may chance pa na either bumili yun or sumali sa negosyo ko. You'll never know, baka yung tao kinausap ko yun, siya pala ang next champion ng sakit. Bantayan niyo ang oras yung this year. Kasi yung oras na nawala, hindi na kayang ibalik. Pareho naman tayo may 24 hours, di ba? Pareho kayo ng mga milyonaryo sa Hong Kong na may 24 hours. Alam niyo ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba kung paano nila in-spend yung 24 hours. At sana ngayon 2024, ang isang tayo ulit sa inyo. Sino sa inyo gusto mabago ang buhay? Tapos ang mga kamay? Lahat tayo. At isang sekreto raw para mabago ang buhay natin is baguhin natin ang pamamaraan kung paano tayo mag-isip. Hindi na kasi sa puso ko, Tereser, ngayon hindi na, no? Dati kasi ang biro, nausong yata, Kuya Lobera, no? Dati ang biro kasi mga OFW, hindi na yung makasimpanood ng Tereser, eh?
Lahat ay seryoso. Sino bida? Mayaman, mahirap. Sino bida? Mayaman, mahirap. Mayaman. Mahirap. Sino masama? Mayaman, mahirap. Mayaman. Kaya maraming Pilipino mahirap. Bakit? Naka-mindset na pag mahirap sila, bida sila. At ang laging masaya, ang laging masama at mayaman. Ang point ko lang is this, sana ngayon 2024, lagi niyong i-orient ang sarili niyo sa mga bagay na makakatulong sa inyo. Focus on the positive. Pag may nagbibili ka ng chismis na hindi makakatulong sa pag-asenso mo, huwag mo nang pakinggan. May kasabihan, pag daw negative ang kwento, papasukin dito, ilabas sa kabilang tenga, naniniwala ba kayo ron? Yes. Okay, maniwala ron. Kasi pag pinasok mo dito, maisip mo pa rin yun. Pag nakabinig ka lang ng sisimula ng negative, huwag mo nang pakinggan. So ngayon 2024, sasanayin mo yung sarili mo na kakaharapin mo lang mga bagay na makatutulong para makuha mong pangarap. Pag may isang bagay na alam mo pag nadinig mo, magiging mabigat ang dibdib mo, magbigat ang puso mo, huwag na. Pag tatawagan ka ng mga mag-anak mo sa BPS at magbibigay sa iyo problema, okay yung concern, kailangan pag-usapan yun. Pero kung puro problema, kung problema lang yun, huwag natin pag-usapan. Solusyon ang dapat natin pag-usapan. Naintindihan niyo yan? Okay yung papayag na kung sino-sino ang tao ang humila sa inyo pagkula. Kung di yung tinimong ni Orion, kaya masaya ako pag magkakasama ang mga iyasan tayo. Kasi, tama ba? Dahil puro positive ang pinag-usapan. Nagkakailahan pa ka. Tama, di ba? Tama! Siguro kung meron akong gusto mangyari yung araw na to, kung umuwi kayo ng iba ang pananaw sa buhay, more than may pagkasa sa sarili, hindi lang yun, iba yung pananaw sa buhay, naniniwala kayo that great things will happen in the coming months and in the coming years. It doesn't matter who you are, ang background mo, yung galingan mo, hindi importante yun. May natutunan ka lang, kaya importante yun, pero tapos na, wala kang magagawa ron. May magagawa ka ba, mahirap yung kukunan mo. Alis na ako.